Ayan, 9,000 pesos within 3 days, ano? No. So, yan na nga, I will share some of the tips and tricks na mga ginawa ko sa affiliate marketing or sa, ayun, affiliate, basta yun, alam nyo na yun. So, ayan, bago ang lahat, sa mga 0% knowledge, ano, kung ano yung pinagsasabi ko dito, kung ano yung pinagbaratatatatatat ko dito, ano, ang affiliate marketing po, ano, ang affiliate marketing is, according to Google, it is recommending a product or service, and if a customer avails the service or buys a product from that certain promotion video or link, then the creator will get a commission rate, ano, or percent. Di ko alam, basta ganun yung idea. So, to make it short or to explain it to you guys, ano, ang affiliate marketing po, it is simply promoting products, ano. So, nagpro-promote ka ng mga products or services through video or live. Basta nagpro-promote ka ng products. Where in return, if a customer buys through that video or avails a service through the video that you created, sa video na ginawa mo, ano, kung may bumili na customer, meron kang makukuhang porsyento. So, number 2, how does it work? So, paano nga ba gumagana ang affiliate marketing? Well, yun nga, sinabi ko kanina, mag-promote ka ng product, ibibili, meron kang porsyentong makukuha, boom, affiliate marketing. Ayun, number 3, pupunta na tayo kay TikTok, no? Sa mga excited dyan, ito na, TikTok na tayo, sa TikTok talking sa tayo, ano? So, ayun, what are the requirements to join? So, ano nga ba yung mga requirements para makasali ka sa TikTok affiliate marketing na program ni TikTok? Daming TikTok na na. TikTok affiliate marketing na program ni TikTok. Anyways, ayun na nga. Ito yung mga requirements. Boom! Ayan, basahin nyo na lang, no? So, required yung, ano, ayan, required yung 1,000 followers and almost 18 years old ba yan? Hindi ko alam, hindi ko sure. Basta, ayan, lalagay ko dyan si screen. Basahin nyo na lang, ha? Okay. Next naman, ito na. Paano mag-add ng product if, ayun, naka-enter ka na sa TikTok affiliate program, no? Sa affiliate marketing program ni TikTok. So, paano nga ba mag-add ng product? Ito na. Let's go. Okay, sa profile dito sa TikTok shop. Siyempre. And, ayun, mahinang net. Ayan. Enter. And, kasi mahinang net. Ayan. And, add products. Ayan. So, ayan lang. Add products. And, add mo na dyan yung kung ano yung mga gusto mong i-add na products. So, you can also search the products na gusto mong i-add. So, you can also see kung magkano yung mga ano, makukuha mong porsyento or kung magkano yung maiipon mo every product na mabebenta. Yan lang. Next is pupunta na tayo sa tips, ano, which is the pinaka main na part ng video ng to, tips and tricks nga, di ba? So pupunta na tayo sa tips, no. Yung mga tips na to are list of tips ng mga ginawa ko mismo. So, I am speaking now through experience or by experience, ano. So, hindi lang ako nagsasalita ng dahil trip ko lang or ng dahil ginawa-gawa ko lang. So, nagsasalita po ako through my experience, sa own experience ko po. So, I hope it also works for you guys. Sana gumana din sa inyo. Let's go. So, number 1, ayan, be unique. So, pinaka number 1, be unique. Pinaka number 1. Be unique. Ano nga bang ibig sabihin nito? Lalo na kapag madami kang kasabayan sa pag-promote ng product na 'yon. Syempre mataas yung competition doon, 'di ba? May labanan na nangyayari kasi madami kang kasabayan nga. So, paano ano yung gagawin mo para yung customer sa'yo bibili? Gumawa ka ng kakaiba. Kakaibang video, kakaibang konsepto, no, na pag-promote ng product na 'yon. 'Di ba?
huwag mo silang gayahin, huwag kang gumaya sa kanila kasi nga naiiba ka. Yun yung tatak mo sa ano no, sa isip mo. Dapat yung pinaka number one na goal mo dito is maging iba sa kanila, 'di ba? Be educational but entertaining. So anong ibig sabihin nun? Dapat meron silang matututunan sa video mo and at the same time hindi boring. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Hindi dapat boring. Hindi yung, ito guys, ito casing, 120 pesos. So, as you can see, it is foldable and boring. So, kung ako yung mag-promote ng product to, anong gagawin ko para maiba sa lahat, di ba? Siyempre, ipapakita ko kung gaano to kaganda. Anong gagawin ko? Ipreprito ko, ipre-freezer ko, ano, gagasgasan ko, ano? So, ano yung point nun? It is showing the quality of the product na kahit prinito ko, freezer ko, ginasgasan ko, okay pa din siya, ano? So, yun ang ibig sabihin ng maging unique, di ba? Be unique. Maging iba ka sa lahat. Gets? Number two naman is make the video short. Ano? So, kung di kayo aware sa watch time, ay ito yung mga oras na ginugugol ng mga viewers sa mga videos, ano. And, ang watch time, ang pinaka-importante kay TikTok. So, yun nga, ito yung mga oras na ginugugol ng mga viewers sa mga videos, ano. And, if makikita ni TikTok, or if nakita ni TikTok ang isang video na puro intro lang, ano, puro intro lang yung tinatapos ng mga viewers, hindi niya ipapakita yan sa FYP ng iba. Shorter the video, mas malaki yung chance na tatapusin nila yung video mo hanggang dulo. Kasi nga, watch time is all para kay TikTok, di ba? So, pangatlo sa ating tips, choose affordable products, ano. So, syempre, sayang yung effort mo to the effort ka mag-promote ng products. And yet, at the end of the day, ang mahal pala ng pre-promote mo. So, for me personally, bilang sa view ng customer, no? Sa view ng customer, sa paningin ng customer, Siyempre, kahit gaano pa kaganda ng promotion video, ng advertisement na yon, ng patalastas na yon, ng video na yon, kapag nakita kong mahal yung product, ba't ako bibili? Mindset. Isipin nyo yon. Kasi nga, ayun, walang bibiling customer kasi nga, mahal. So yun, quick review lang sa ating 3 tips affiliate marketing. Number 1, be unique. Maiba ka sa lahat. Okay? Alam mo na yun. Pag nalimutan mo, replay mo na lang. Number 2, make the video short. Watch time. Pinaka-importante kay TikTok. Make the video short. Gets? Let's go. Number 3, choose affordable products. Siyempre, piliin mo yung mga kayang, alam mo na, orderin ng mga customers. Piliin mo kung ano yung patok, diba? Piliin mo yung mga products na alam mong mapapabili yung mga customers mo pag nakita nila, pag napanood nila yung video mo kasi alam mong kailangan nila or gusto nila. Gets? Let's go. Let's move on to tricks in affiliate marketing. Number 1, views. So, syempre nabanggit ko na to sa other videos ko kung paano dumami yung views. You can also check it in my YouTube channel. So, ganito yung gagawin mo. Ano? Ito yung mag-post. So, for example, ito yung po-post ko. Ayan. Basta post ko na yan. Ayan, everyone. Post. Ayan. So, ayan, as you can see, video posted. So, ito, i-check na natin kung viewable na or hindi, kung pwede nang mapanood or hindi. So, ayun, dito mo na makikita, no? So, before removing the TikTok app from your recent, is dapat i-check mo muna, di ba? Post mo, click mo tong 3 dots na to, and, ayan, share. Punta ka sa other. Oh, as you can see, post is being processed. So, meaning, naproproseso pa lang yan. Hindi pa yan viewable. Hindi pa yan nakikita ng ano. Hindi pa yan mapapanood ng mga viewers. So, ayun, antayin mo lang ng mga 1 to 5 minutes. Ayun, siguro okay na yun. Just to make sure na yung video is viewable na or pwede nang mapanood. Ayan. So, ang gagawin mo yan,
swipe up mo lang para syempre ma-refresh, ano. So after a couple of minutes, check mo ulit. Tapos if goods na yun, wait lang. And ayan, may account warning pala ako, guys. Ayan. So, check ulit natin. Three dots. Ayan. As you can see, oh, share to others. Yan. Pag ganyan na yung magpapakita, guys, basta wala na yung post is being processed, you can already close it. Ano? So, ano yung gagawin mo? Ayan. Recent na. Ayan. Close mo na. Ayan. And boom. That's it. Well, di ko alam sa iba, pero until now, ito pa din yung ginagamit kong trick, isang trick, para dumami yung views ko. And ayun, dito sa number 2, last trick na ibabahagi ko sa inyo is pay to promote. Last update ni TikTok, di ko alam kung kailan, but meron na siyang option na kung saan magbabayad ka ng mga, depende sa magkano yung budget mo, ano. So, pupunta tayo dito. Ayan. So, syempre, ito yung isa sa mga tricks and ayun, pag nakagawa ka na ng videos and pag-add ka na ng, ayan. So, dito yung product link natin, gel pen for 2 pesos. No, so, 3 dots, ayan, promote. And I suggest na yung piliin nyo, syempre, is ito, more product per chases. So, well, yeah, para may ano, mas tataas yung chance na may bibili sa product na pinopromote nyo. So, syempre, simply click next and ayan, pwede mong piliin kung ano yung audience. Create your own audience. Ayan, you can select the gender and age, interest, ayan, audience name. So, i-edit mo dyan. Ayan. So, dito meron akong dating audience. So, gender, all, age 13 to 17. And also, pwede nyo ding piliin to default audience. So, si TikTok na yung pipili para sa inyo. So, after that, click next. And ayan, dito na nyo isa-set yung budget kung magkano yung kaya nyo. So, merong 50 pesos over a day yun, one day. So, ayan, 2 days, 100 na yan. So, dito na yung budget, guys. So, ayan, 25 hanggang 17 hanggang 50,000 per day. So, I suggest if short kayo sa budget, kahit 25 to 45 pesos is okay lang yon. But make sure you did all the tips na sinabi ko, ha? Kasi sa akin, ano, 45 pesos lang yung mga ginasto ko sa video ko. And surprisingly, nag-boom sila kasi yun nga, yung sinabi ko sa number 1 team, naging unique ako, pinag-prepito ko yung ballpen, kung ano-ano yung pinagagawa ko, wherein entertain naman yung mga viewers. And yeah, madaming bumili. Diba? So, like I said, watch time ang pinaka-importante kay TikTok. And boom, boom, alam mo na yun. So, after that, next. Ayan, and pay and start promotion. So, as you can see, if, ayan, click nyo yung pay, yung, ayan, so, payment method niya, PayPal, Maya, Credit, or GCash. So, in my case, I am using GCash, and you just click confirm, and madidirect kayo sa GCash account nyo. So, mind you guys, ginagawa ko na to dati pa noong hindi pa verified yung GCash account ko. Kaya kung tatanungin nyo man, yes, pwede po siya sa mga hindi verified ang GCash account, ano. So you just click confirm and ayun, easy na lang yung mga steps dyan, ano. So that's how you pay to promote the video. So, ayun, like I said, watch time ang pinaka-importante kay TikTok. And syempre, if makikita niya na madami na agad ang views ng video mo, even if minuto pa lang ang nakalipas after mo mag-upload ng video na yon, eh syempre, without the promotion itself na binayaran mo, syempre ipapakita niya yan, ilalagay niya yan sa mas madaming FYP ng ibang tao, di ba? Kasi nga, in the first place, nakita niya, na-notice niya na madami na agad yung views ng video mo, even if it's been just minutes, di ba? Kahit minuto lang yung nakalipas. So, yun lang.
next naman is paano nga ba, paano yung calculation ng commission natin, ano? So, sa revenue na to, ayan, as you can see, 16K, hindi buong 16K yung makukuha ko. So, sa revenue yan, yan lang yung kinita ng seller from the video that I created, ano? So, yeah, hindi buong 16K yung makukuha ko. So, ganito kinocompute or kinakalculate or yeah, kinocompute ni TikTok yung commission. Pupunta na tayo. Dito na tayo kay TikTok. Siyempre, enter TikTok shop. And dito, commission. So, as you can see, 124 pesos pa lang yung pumasok na commission ko. So, ayun nga, sobrang tagal talaga. And dito, affiliate commission rules. So, how do I receive commission? So, your commission is calculated using this formula. Commission equals revenue minus refunds times commission rate. Ano? So, in my case, sa ballpen na ginawa ko, ano, sa video na ginawa ko, wherein pre-remote ko yung product, which is the ballpen. So, 25% lang yung commission rate ko dun. And, so far, lang. Let's see the ano. May lang po ha. Dito. Ayan. Actually, let's say. Ito. So, as you can see, 16,000 na po yung revenue sa ballpen. Ano. So, like I said, hindi po buong 16,000 yung makukuha ko. So, 25% po yung commission rate ni seller dito sa ballpen. So, i-compute po natin yan. 16,000 times 25%. Ayan. 4,000 pesos lang po yung makukuha ko dyan. So, yan na po yung porsyentong sinasabi ko. Yan na po yung makukuha ko. And lastly, ano, so, ito na. Yon, cash outan na. On the 7th day after the order or the product is delivered, dun mo palang makukuha yung commission mo, ano? And paano nga ba mag-cash out? Well, the payout methods are only bank, through bank accounts, ano, bank transfer. So, walang GCash and PayPal, sad to say. So, ayun nga, after the product is delivered, after 7 days, dun palang papasok yung commission mo, ano? So, yun lang guys. That's pretty much it for this video. Ano? So, kung meron man kayong mga katanungan, feel free to comment down below. And I would be glad to answer it all. Ano? So, see you guys on the next video. Peace out.